Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Dad, may kwento ako. Ano yun, anak? Ito, nagpagawa kami ng costume para sa photoshoot. So, ito yung itsura niya. Oh, ito siya. Ayan? Yes. Wow, ang ganda. Pinakuha namin yung actual look niya. Eh. So, baka darating to next month na. Ah, ganun? Yes. Wow, mukha exciting yan, anak. Excited din kami dumating na yan. Oh, sige, sige. Kasama ko sa photoshoot niyo, ha? Oh, siyempre. Okay. Okay. Sige. Ang anak kong si Carl, nagko-cosplay na. Hello, mga ka-project. Kamusta kayo? Ito yung favorite character na nilalaro niya sa game ng Rainbow Six Siege. Ang pangalan niya, si Blitz. At ito ang elite skin set niya na Panzerstark. Mukhang complicated yung costume ng character na napili niya. May helmet at shield pa. Mukhang exciting to. Ayun, dumating na yung in-order niyang costume. Mukhang maganda yung costume niya at kailangan nating i-fitting. Tara mga ka-project, pakita namin sa inyo kung ano yung mga inayos namin ng anak ko. Magsimula tayo dun sa jumpsuit. Pinasukat ko sa kanya yung jumpsuit. Masyado kasi siyang maluwag base sa build ng anak ko. Noong nag-actual fitting kami, marami ako napansin na kailangan ayusin. Dapat maganda ang fit ng costume niya bago mag-photoshoot. Hindi ako sanay magtahi mga ka-project. Kaya kinuha na lang namin yung mga sukat para madala ko sa mananahi kinabukasan. Ayan, nakuha ko na. Sana kumasa sa anak ko mga ka-project. Ayun, ayos na. Mas okay ang fit niya ngayon. Ngayon naman, yung leg shin guard ang aayusin natin. Hindi kasi siya proportion sa legs ng anak ko at yung garter niya maluluwag. Kaya kailangan nating i-adjust. Kaya habang suot-suot niya, gumupit ako ng pattern na magiging proportion sa legs niya. Tansya-tansya lang yung ginawa namin mga ka-project. Sana bumagay siya. O yan, mukhang mas bagay ito. Ito na, i-adjust ko na. Ingat-ingat lang, baka masira eh. Kailangan din natin ayusin yung mga garter para mas makapit. Okay, simulan natin bawasan yung shin guard. Gamit ang cutting knife, cut natin yung pattern na ginawa ko. Okay, ayos na. Ngayon, yung shoulder pads naman. Masyadong mababa yung pagkakaposisyon ng shoulder pads. Kaya ayusin natin mga ka-project. Masyadong mababa yung shoulder pads sa build ng katawan niya. Lipat natin yung clips para pumantay sa shoulders niya. Tanggalin natin siya sa dati niyang pagkakadikit at iayos natin yung bago niyang pwesto. Tagyan ulit natin ng rugby at idikit sa tamang pwesto.
Ngayon naman, i-check natin yung helmet. Medyo malaki yung helmet niya at walang padding sa loob. Kaya kailangan natin i-adjust. Tinatansya ko yung padding kung gaano kalaki ang ilalagay sa loob. Medyo oversized yung helmet niya. Pero di bale, gawa natin ng paraan. Baka makuha sa paglagay ng padding. Ito yung helmet oh. Masyado siyang malalim sa loob. Kaya kailangan talaga ng paddings. Buti na lang, naitago ko pa yung bicycle helmet ko. Hindi ko na naman siya ginagamit eh. Ito ang gamitin nating padding sa loob ng helmet niya. I-dismantle ko na siya. At sinimulan na namin bawasan para magkasya siya sa loob ng helmet. Ayan na mga kaproject, napagkasya na namin sa loob. Ngayon, kailangan natin siyang idikit para hindi gumalaw. O yan, ayos na. Mukhang matibay na siya. Gumawa naman ng sticker si Carl para sa helmet at sa shield niya. Ready na kami sa photoshoot niya bukas. Excited na ako. Andito na kami sa studio at ang kasama niya, ang girlfriend niyang si Mika na cosplayer, ang kaibigan nilang si Sam, at ang photographer nilang si Ron from Royal Wonderland. Eh na, start na ng photoshoot. Tara, panoorin natin mga kaproject. Pinaghandaan talaga ni Carl yung photoshoot na to. Mukhang okay na yung costume niya. O yan, tapos na yung photoshoot. Ito yung mga nakuha kong pictures nila bago sila mag-pack up. After a week, nakakuha na ako ng copy sa photoshoot nila Carl. Sana matapos na yung pandemic para maka-attend naman si Carl sa mga cosplay event. Kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, i-click nyo naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my channel. I-click nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat mga kaproject!